What's up, Vanity Friends? Welcome back to my channel. And yes, nagbabalik po si Mayor. At sa video natin for today, mga best, ang pag-uusapan naman natin is kung paano nga ba masusolusyonan ang inyong mga peka sa mukha, kung meron kang dark spots, kung meron kang sun spots, or kung ano pa mang pigmentation na meron ko dyan sa iyong face, mga best. Bibigyan ko ngayon ng mga totoong solusyon sa video na to. Alam nyo ba, isa ito sa mga most requested videos ko dito sa ating channel. Kasi marami nagko-comment dyan na, Sir MJ, solusyon naman po sa mga dark spots, paano po mawala yung pekas ko sa mukha, paano po mawala yung melasma ko sa aking face. Ayan, kaya naman gagawa ko na ng video, mga best, para sa inyo. Syempre alam nyo naman si Mayor, dahil love na love ko yun ni Mayor, mga best, gagawin ko kayo ng solusyon, mga best. Yung mga alam kong totoong solusyon, mga best, kung paano nyo ba malalighten yung mga inyong pigmentation sa inyong mga face. Kaya naman simulan na natin. Unang-unang tip ko sa inyo, mga best, ito sobrang dami gumagawa sa inyo. Ang kukulit ninyo, ilang best ko mga kailangan gumawa ako ng mga videos para explain sa inyo, matitigas ang ulo ninyo, nakakaloka kayo. Huwag na huwag kayo na go home remedy, mga best, okay? May mga home remedies na pwede, mga best. May mga home remedies, madami sa mga home remedies na napapanood ninyo, nababasa nyo online, ay mas nakakasama sa inyong balat, mga best, okay? Maniwala kayo sa akin, mga best. Okay, huwag ka tayong mag-self-medicate. Marami sa atin, kunyari may pekas, hariya ka, kung ano na pinahid sa mukha, nagpahid na ng kamatis sa iyong mukha, nagpahid na ng kalamansi sa iyong mukha, binabad ng kalamansi dyan sa iyong face, naggayat ng sabon, inihalo nila sa agua oxinada, inilagay sa mukha, nilagyan ng gatas at kung ano-ano, mga best. Naku, mga best, okay? Isa yan sa mga hindi ko talaga may sasuggest sa inyo. Yan ay mga dapat nyong iwasan, mga best, yung paggawa ng mga sarili ninyong concoction kung para pampalighten ng mga dark spots sa inyong mukha or pambabad sa inyong mukha, okay? May mga ilan, mga best, na po pwede, pero karamihan nga, katulad ng sabi ko kanina, ay mas nakakasama sa ating skin. Katulad ng sinasabi ko lagi sa mga nakakaroon kong video, hindi porket natural, mga best, is okay na siya sa ating skin. Sometimes may mga natural products or ingredients, yung mga natural na products na meron tayo sa bahay na nakaka-irritate ng skin, na nakakasunog ng ating balat, mga best. So wag na wag tayo basta-basta maggagawa ng sarili natin, porket napanood niya na okay sa kanya to, is okay na rin sa iyo, mga best. Okay, iba-iba tayo ng skin type, lalo na pag mga natural products na ganyan, mga best, mag-iingat po tayo. Kasi mostly sa mga products na yun, mga best, is sobrang potent, katulad ng kalamansi, mga best. You'll get vitamin C benefits sa kalamansi tsaka citric acid na nakapagpalighten ng mga dark spots. Pero kung purely kalamansi, ikakatasin mo, lalagyan mo na dyan sa iyong face. Hindi siya na-dilute, mga best, so sobrang tapang nun, maaari siya makasunog ng iyong balat, okay? So dapat yan, mga best, mas may recommend ko pa rin sa inyo, gamit talaga tayo ng mga skincare talaga products, kasi yun na pag-aralan, mga best, na pwede talaga siya na safe gamitin sa ating balat, okay? Hindi porket natural, mga best, is okay nang gamitin sa ating face or ilagay sa ating skin, okay? So, Mayor MJ, kung hindi po okay na gumamit ng mga home remedies, mag-try ng mga iba't ibang home remedies na pwedeng ilagay sa face, ano po ba ang dapat gamitin? Okay, makinig ka, mabuti. Ito na sabihin ko na sa inyo, yung mga may sasuggest ko sa inyong products na pwede ninyong gamitin or kung ano ba yung mga ingredients na dapat ninyong gamitin para sa inyong face, okay? Pwede kayong gumamit, mga best, ng Rejuvenating Set. Talagang marami nang napaputi ang Rejuvenating, mga best, yung mga Rejuvenating Set na yan. Marami na siyang naburang dark spots, marami na rin yung melasma natanggal. And it's really effective, it works, mga best. Usually, ang common ingredient ng Rejuvenating Set, mga best, is tretinoin and hydroquinone, okay? Katulad ng diniscuss ko, mga best, about sa Maxipil. Maxipil is another rejuvenating exfoliant solution para sa ating face. Ang hydroquinone, mga best, ang nagagawa niya, mga best, is na-inhibit niya yung melanin production sa ating face. So ano ba yung melanin? Yung melanin, mga best, yun yung dark spots na nakita nyo, yun yung nagkakos ng darkness sa ating skin. Ang nagagawa ng hydroquinone, mga best, inhibit niya yung production nun para mag-appear na mas lighter yung ating skin, para matanggal yung melanin dyan sa ating balat. So yun yung nagkakos ng pigmentation sa ating face. Yung tretinoin naman, mga best, is napapagaling niya yung pimples natin at the same time na-exfoliate niya yung ating skin, hence nagre-renew yung ating balat, natatanggal yung lumang balat natin at napapalitin siya ng bago na mas brighter and clearer. Pero, mabuti, mga best, okay? Hindi porket sinabi ko na mag-rejuvenating set, hariya, bili ka na agad ng rejuvenating set at yan nagagamitin mo habang buhay, mga best, okay? No po, unang-una, pakinggan mabuti mga sabihin ko, ha? 3 months lang po siya dapat gagamitin. Ulitin ko, 3 months lang, hindi 4, hindi 5, 3 months lang po, ha? Nagkakaintindihan po tayo doon. 3 months lang natin gagamitin yan, paulit-ulit po ako para at least sumiksik sa isip nyo yan, kasi ang dami ko nalalaman, ang dami kong kilala na ginagamit yung rejuvenating set na kanilang pang maintenance, mga best. Naku, lalong maladamage ang inyong skin pagka ganyan po. Konting araw mo lang is tupok na agad yung face mo. O, makinis nga siya ngayon, pero in the long run,
pagsisisihan yung paggamit ng Rejuvenating Set sa matagal na panahon, okay? Ito po ay treatment lamang mga best. Pag okay na yung face mo after 3 months, stop using the product na, then go back ka na sa normal skincare routine mo, okay? Ang Rejuvenating Set po is, ulitin ko, treatment lamang po iyan. Hindi nyo po siya dapat gamitan lifetime kasi long time exposure to hydroquinone is not good for our skin. Maaari na siyang numipis masyado at maging sensitive yung ating balat at mas lalong lalaki ang iyong problema sa skin pag nagkataon. Another thing, ingat-ingat po tayo sa pagpili ng Rejuvenating Set na gagamitin natin ha. Hindi lahat yan ay created equal. Make sure na tumingin tayo ng mga reviews ng mga Rejuvenating Set na itatry natin and tingnan nyo rin yung percentage ng hydroquinone and retinoid na kasama niya. Iba-iba kasing level yan. Pag sobrang taas ng concentration mga best, hindi ko siya masasuggest gamitin sa inyo kasi harmful na siya sa ating skin. Duro hydroquinone and retinoid naman mga best is safe siyang gamitin pero up to certain level lang ng percentage siya safe mga best. Okay? Pag sobrang taas na ng concentration niya, hindi na siya maganda. So ayun mga best, ingat-ingat tayo sa paggamit and pagbili at pagpili ng mga Rejuvenating Set na i-apply natin sa ating skin. And dapat tama ang pag-a-apply ninyo. Huwag nyo kinukuskus sa inyong balat ang mga Rejuvenating Toner. Dapat dab-dab-dab lang. At lagi tayong magsa-sunblock pag nagre-rejuvenating set tayo, okay? Para naman doon sa mga ayaw gumamit ng Rejuvenating Set, isa sa mga maisasuggest ko sa inyo is mag-Kojic Acid Wash kayo, okay? Ano ba yung Kojic Acid Wash, Sir MJ? Sobrang simple lang mga best. Kojic na sabon or mga Kojic Acid Soap na sabon, kahit anong brand pa yan. Gagamitin mo yan sa iyong face. Once a day mga best, magko-Kojic Acid Wash tayo para ma-brighten up yung ating skin. Kojic Acid mga best is one of the most powerful whitening ingredient na meron tayo ngayon, along with glutathione, alpha-arbutin, at marami pang iba. Pero Kojic Acid mga best is really, really effective para ma-rejuvenate yung ating skin. Yung nga lang, hindi siya mas mabilis compared sa mga Rejuvenating Set, pero effective din naman siya in the long run mga best, and mas safer siya as compared sa mga Rejuvenating Set, okay? But of course, you really have to use sunblock pag nagko-Kojic Acid Wash tayo every day. Kung gusto mo na mas simple lang yung routine mo, Kojic Acid mga best is really, really good for our skin. Nakapagpalighten talaga siya ng mga dark spots, melasma especially, and kung marami kang pigmentation dyan sa iyong face, okay na okay ang Kojic Acid Wash. And ito namang next tip ko sa inyo mga best, isa sa mga favorite ko mga best na ingredients pagdating sa skincare. Since I have acne prone skin, oily skin, problematic skin, sensitive skin, at meron din ako mga dark spots dyan, okay? I love using mga acids sa aking mukha, katulad ng alpha hydroxy acid, beta hydroxy acid, salicylic acid, glycolic acid, kojic acid, sama na rin natin yan. Those are great exfoliant para sa ating face mga best. And if you have oily skin and acne prone skin mga best, this one I highly recommend sa inyo. Kasi ang nagagawa ng mga acid na to mga best is na exfoliate niya yung ating balat very gently, hindi siya katulad ng mga hydroquinone and retinoid na talagang grabe makapagpabakbak ng skin. These chemical exfoliator mga best are gentle para sa ating balat. This one you can use long term mga best, pero at certain percentage lang din, okay? Para ma-make sure natin na safe pa rin yung ating balat mga best. Pero this one, mas you can use this product longer than sa mga Rejuvenating Set, okay? Mas maganda ang mga AHA, BHA na tinatawag natin, yung mga AHA nga na yan, BHA na yan, glycolic acid mga best. So paano ba sila nag-work sa ating balat, okay? Sabi ko nga kanina na exfoliate nila gently yung ating skin. Diba, katulad din discuss ko sa nakaraang video ko about sa Maxi Peel, yung balat natin is naturally before is nag-exfoliate siya ng kusa. Pero nga dahil sobrang polluted na, ang dami ng dirt na kumakapit sa ating mukha, sa lifestyle natin mga best, sobrang taas na ng stress level natin, yung skin natin mga best, sumihina na siya. Hindi na niya kaya mag-exfoliate ng sa sarili niya lang. So, kailangan niya ng tulong ng mga acids katulad nito, mga AHA, BHA na to, glycolic, salicylic acid, para matanggal yung mga deep-seated dirt sa ating face, mga excess oil, sebum, gunk, at mga dead skin cells dyan sa ating mukha, para ma-exfoliate siya, para mag-reveal yung bagong balat natin, para mapalitan siya. So kasi pag napapalitan yung balat mo on a regular basis, hindi ka tutubuan ng pimples kasi nga natatanggal siya mga best. Kasi kaya naman tayo nagkaka-pimples kasi nagpapatong-patong na dyan yung mga dumi, dead skin cells, oil sa ating face na nakakaklog ng ating pores. Magkakaroon siya ng inflammation mga best, magkakaroon ka ng pimples. So kung regularly natatanggal yan mga best, bihira ka magkaka-pimples. So maganda talaga mga best, nagagamit tayo ng mga acids katulad ng mga binanggit ko sa inyo para ma-exfoliate regularly yung ating balat, para maiwasan natin yung magkakaroon ng pimples. And of course, mapuputi yung mga dark spots natin dyan kasi nga na-exfoliate siya, napapalitan yung bagong balat yung ating skin. So kung may melasma ka, dark spots, sunspots, pigmentation sa iyong face, ay talaga namang
pack na pack mga best, gagaling yan sa tulong ng mga acids na binanggit ko sa inyo. Before we proceed mga best, if you're enjoying this video, don't forget to like naman, oh, please naman paki-like naman po, oh, para ma-recommend naman itong video natin sa iba, para makatung tayo sa iba, diba? And also, don't forget to subscribe and turn on the notification bell para notified ka sa mga sinating videos katulad nito. Okay, next tip ko naman sa inyo mga best is gumamit tayo ng mga whitening serum katulad ng vitamin C mga best or whitening cream para sa ating face. A vitamin C serum is really, really good for our skin, pero make sure mga best na magka-patch test ka muna kasi yung mga potency ng vitamin C mga best is iba-ibang level din yan. May mga sobrang tapang sa inyong skin na if you have sensitive skin katulad ng sakits, maaaring makasunog ng inyong balat. So make sure na magpa-patch test kayo dito or dito sa likod ng tenga ninyo pag nagkaroon ng pamumula or pangangate mga best. Although pag nag-a-apply kasi ng vitamin C, medyo makati talaga siya, pero dapat hindi siya magiging mahapde or hindi siya mamumula mga best. Okay, pag may ganun, ibig sabihin hindi kahiyang or sobrang tapang ng vitamin C na tinatry mo sa iyong face. So make sure na kukuha ka ng vitamin C na tama yung potency para sa kakayanan ng iyong skin, okay? Vitamin C is really, really good for our skin, especially if you have pigmentation because it brighten up mga dark spots and pigmentation sa ating face. Nakakatulong din makapagpapino ng balat yung, or yung texture ng balat yung vitamin C. Kaya naman bonggang-bongga siya. Kung wala ka namang vitamin C serum mga best, you can use whitening creams para sa iyong face. Marami namang available drugstore na whitening cream kung saan kahiyang. Okay na okay din yan mga best. You can use vitamin C every night, pati whitening cream every night din yan. Another tip ko naman sa inyo mga best, syempre gumagamit ka tayo ng mga exfoliating products, diba? Tulad ng mga AHA, BAHA na yan, or rejuvenating set mga best. So, kailangan gagamit tayo ng mga soothing product mga best, katulad ng aloe vera gel. So, you can apply aloe vera gel as your moisturizer instead ng mga regular moisturizer. Kasi, ang aloe vera gel mga best is meron siyang soothing power. So, ibig sabihin, pag namumula yung skin mo, napapatanggal niya yung redness niyan. And, pag may inflammation, nababawasan niya yan. Kasi nga, soothing siya sa ating skin at healing din siya sa ating balat. So, mas mabilis yung renewal ng iyong skin pag gumagamit tayo ng mga aloe vera gel as moisturizer sa ating face. At mas nagagawa niyang stronger yung ating skin, na na-improve niya elasticity ng ating balat, which is super duper good, especially nga kung meron kang mga pinapagaling dyan pigmentation sa iyong mukha. And lastly mga best, ito ang isa sa mga pinaka-importante sa lahat. Okay, makinig kayong mabuti. Baliwala lahat ng mga tips na ibinigay ko sa inyo, mga suggestions na ibinigay ko sa inyo today. Okay, ito ang totoong solusyon para dyan mga best. Okay, huwag nyo kakalimutang mag-sunblock. Napaka-importante ng sunscreen mga best sa ating balat. Sabi ko nga, mawawalang saysay lahat ng mga ginagamit mong products kung hindi ka gumagamit ng sunblock. In fact, mas lalo pang lalala yung condition ng skin mo pag gumagamit ka ng mga exfoliating products at hindi ka nagsasunblock, matamaan ka ng araw, boom, sunog. Talagang dyan nagkakaroon na parang sobrang mapa na yung pigmentation and mas lalo siyang nagiging dark mga best. Kasi yun yung way ng skin natin para labanan yung mga rays ng sun. Kaya siya nagpo-produce ng mga melanin. So, para malabanan niya yung rays ng sun mga best, okay? So, para hindi na mapagod yung ating skin sa paglaban mga best, lagyan mo agad ng protection, lagyan mo agad ng sunblock, okay? SPF 30 pataas, PA++++, dapat broad spectrum yung gagamitin natin. Sunblock mga best, wag lang yung may SPF 50 nga, tas wala namang, di naman siya broad spectrum. Dapat meron siyang UVA and UVB protection, okay? Para at least protected tayo sa lahat ng rays ng sun. Mahalagang-mahalaga ang pagsasunblock mga best. Ito, isa yan sa mga pinaka-importante at isa sa mga pinaka-favorite ko na part ng skincare. Mag-invest tayo sa magandang klase ng sunblock. Huwag tayo mag-settle sa mga cheap, tapos hindi naman maganda yung quality ng sunblock nila. Tapos wala namang broad spectrum mga best, okay? Hindi baling medyo pricey siya mga best, pero alam mo naman protektado ka talaga, okay? And magre-apply tayo ng sunblock mga best, especially pag nasa labas tayo, okay? Dapat magre-apply tayo ng sunblock para at least ma-make sure mo na protected ka. Hindi porque naglagay ka na ng umaga, lalabas ka na buong maghapon, feel mo safe ka na, okay? Hindi po, you have to reapply your sunblock, especially pag nasa initan ka, okay? Maliwanag po tayo doon, mahalagang-mahalaga ang sunblock. Pinauulit-ulit ko yan mga best para at least mamutawi sa inyong mga isipan. Mamutawi talaga. Kasi sobrang importante po yan and karamihan sa atin nakakalimutan talaga yan. Aminin nyo, hindi lahat sa atin nag-invest sa sunblock. Diyan po tayo dapat pinaka mag-invest kasi ang sun ang lahat. Culprit ng lahat yan. Oily skin, aging, spots, pimples, mga best, pwede niyang magbigay sa inyo ng sun. So kung ayaw mo magkaroon ng mga iyon, magsa-sunblock po tayo lagi. Okay?
So, yun lang mga best, ano, and syempre, be patient mga best, okay, hindi siya nangyayari overnight, hindi matatanggal agad-agad ang iyong pigmentation, pekas, or melasma sa iyong face ng overnight lang po, wala pong ganun, okay? Dapat kahit po mga laser treatment, ilang sessions bago niya totally mabura ang iyong pigmentation. So, be patient and be consistent sa mga ginagamit mo. Sundin niyo lang mga tips na binigay ko sa inyo. Mamili lang kayo dyan mga best. And be patient. Consistently use the product mga best. Huwag tayo mag-expect na agad-agad is puputi na siya. Okay? It takes time. Pero kung patuloy mo lang siyang gagawin mga best, for sure, magla-lighten din yung mga pigmentation mo sa iyong face. Ayun lang, maraming salamat my vanity friends. And disclaimer lang mga best, hindi po ako dermatologist and skin expert, so please take this video with a grain of salt. Of course, mas mahalaga pa rin na kukonsulta tayo sa mga dermatologist natin kung meron ka talagang problema sa iyong balat. Kung sa tingin mo talaga kailangan niya talaga ng medical concern, huwag ka matakot magpa-check up sa dermatologist, tutulungan kanila kung paano masasolusyon ang inyong problema, okay? Maraming salamat. Don't forget to subscribe to this YouTube channel and turn on the notification bell. Also, don't forget to subscribe to my second channel, my vlogging channel. Diyan ko pina-upload ang aking mga personal vlogs, MJ Garcia Perez Vlogs. Hanapin nyo lang dyan sa YouTube. Lalagay ko na lang lahat ng link sa description box. Pati na mga social media channels ko mga best. And syempre, mag-join na kayo sa ating private group sa Facebook, hashtag Vanity Friends. Dyan, pwede ka mag-share ng skincare mo, product review. Pwede ka rin mag-post ng question mo dyan. We already have more than 55,000 members mga best. So maraming pwedeng tumulong sa'yo. Ayun lang, maraming salamat my Vanity Friends. God bless us always and you guys are really, really awesome. Bye!